Ako'y nakilala sa pangalan Justin Joseph Baisa. Dugong Ilocano mula Bambang Nueva Vizcaya. Laman ako noon ng basketball court sa kalsada. Kasama ko bang Usay Boys Pingping Box at Tisrada. Yo! What's up guys? This is your boy again, Daddy Kabul, and wow. Your Daddy Kabintage again guys. And yeah guys, kamusta naman kayo guys? Kamusta naman tayong lahat guys? Sana'y okay na okay kayo guys. Kasi kung akong tatanong guys is all goods tayo guys. Yun. So guys, for today's vlog is ito na ang continuation guys ng ating mga natanggap na regalo guys. Ito na guys, ipeflex ko na yung mga natanggap ko pa na regalo last holiday guys. Yan. Nakita nyo naman na yung unang regalo na natanggap natin nung December, sabi ko, which is Christmas yan guys. Aha. Yung bigay na ating Geraldine Cortina na AOP na Michael Jordan na modern bootleg guys. Woo! Na The Crown. Yan guys. Pero for today's vlog guys is masasabi kong vintage gift to guys. Vintage gifts tong dalawang items na ipeplex ko sa inyo guys. So ayan na guys, as I've said, meron na kayong clue sa likuran natin guys. Ano ba nasa likod natin guys? Yan, Chicago Bulls. Wow. Oh, Scottie Pippen. Wow. Yan, Scottie Pippen na Mitchell and Ness guys. Wow. Oh, yan, pakita ko na lang. Oh. Wait a minute. Ginaan na natin itong mga to. Scottie Pippen guys. Wow. Yan, na NBA card. Oh, Scottie Pippen. Wow. Oh. Scottie Pippen. Oh, Scottie Pippen guys. Wow. Oh. Scottie Pippen na wow. Naman guys. Oh. Scottie Pippen naman guys. Woo! Oh. Yan. So guys, obviously kung anong ipeflex natin ngayon guys is isa si Scottie Pippen guys na ipeflex natin ngayon. Oh, may hint na kayo guys. Aha. Then yung isa is syempre mga Chicago Bulls tayo guys is mga Chicago isang Chicago Bulls din guys. Tsaka syempre may cards na naman dito guys. So obviously meron na naman kayong hint kung ano yung isang items guys. Oh, sige, sabihin ko na guys, is NBA cards guys. Pero itong mga to guys is hindi ko binili at hindi ko hiningi, lalong hindi ko hiningi guys, which is bigay sa atin yan guys ng ating mga mahal na kaibigan guys na reseller din at saka collector dito sa Abu Dhabi guys. Yan. So guys, wag na natin patagalin at gusto ko nang i-flex sa inyo tong natanggap kong regalo last January to guys. Aha. New Year na to. New Year ko na natanggap to guys. So guys, wag na nga natin patagalin at let's go! Ito na guys, ang una nating items na ipeflex guys. Yan, sino kayo unahin natin dito guys? Sige, unahin na lang natin to. Itong isa. Let's go. Mauli na ito muna. Okay guys, ready na kayo guys. Ito na, huwag na natin patagalin guys. Ito na, ito na guys. Yan. Tuntunanan. Yan guys, oh. Tignan nyo muna yung tag guys. That's pretty good. Pero ang print guys, ayan. Oh my God. Diba guys? Oh, solid hits na naman to guys. Ayan oh. Oh. Oh, sino ba yan guys? Malamang si Scottie Pippen nga sinabi ko sa inyo guys. Aha! Yan. Yan lang ang front hit guys. Wala siyang back hit. Pero, syempre solid na solid guys. Oh! Ano ba yun? Dumi ba yun? And this touch. Ayan ha. Malinis na malinis. Color rate nito pala guys is nasa 9.5 out of 10. Honest to goodness guys. Yan. Anyway, syempre yung libre nga. Di, ba't ka pa mamimili or ba't ka pa mag-check-check ng color rate or condition, eh libre na nga, di dapat magpasalamat ka na lang, ganun na lang yun. Pero siya ba sinishare ko lang guys, okay? Yan guys, oh, proceed na tayo guys. Yan oh, color rate 9.5, walang back hit guys. Eto lang ang natatanging design niya guys, front hit. That's pretty good. Where Scottie happened. Wow. Ayan guys. Ang tawag dito guys is Scottie Pippen graphic t-shirt guys. Aha. Scottie Pippen graphic t-shirt. Yan, si Scottie Pippen pala guys, ang totoong pangalan niya is Scottie Maurice Pippen Senior na siya kasi junior na yung anak niya na naglalaro na ngayon guys. Ayan, pero ang Scottie niya is S-C-O-T-T-Y pero most pronounced as S-C-O-T-T-I-E yun guys. Yan, si Scottie Pippen. Sometimes called din si Scottie Pippen as the Robin kasi nga siyempre si ang Batman is si Michael Jordan. Oh. Then, sometimes called din siya na Batman guys, lalo na nung nag-first retirement ni Michael Jordan nung 94 and 95 season guys. Wow. Yan. At saka big key din si Scottie Pippen sa 6 championship rings ng Chicago Bulls guys. All throughout ng tupit ng Chicago Bulls is number 1 key din siya sa success ng Chicago Bulls guys. Yan. Pero may gusot sila ni Michael Jordan ngayon guys eh. Ewan ko, kinikriti, nire-ridicule na yung The Last Dance na documentary ni Michael Jordan. Pero ewan ko, bahala na sila dun. Problema na nila yun guys. Basta tayo magpeplex lang tayo guys. Yun, di ba guys? Ayan guys. Anyways guys, ito nga. Ang tag nito guys is, ayan.
exclusive collection, guys. Wow. Size large naman nakita. Pero fit sa atin to, kahit XL tayo man namin, pero fit na fit sa atin tong really, large size na to, guys. Ayan, then check natin ang printing, guys. Yan. Is, syempre, hindi ko masasabing crack print. What? Kasi para siyang faded talaga eh. Malamang, kasi nga, Scottie Pippen faded graphic tee tawag dito, guys. Yan. Anyway, makikita nyo mamaya, guys, sa description. May na-search naman akong ganito, guys. Si Greg Ostertag pa ata to. Parang Utah Jazz kalaban nila, guys. Eh. Si Dan Stockton yun, guys. Oh. Si Greg Ostertag to. Yan, dumakdak si Scottie Pippen, guys. Yan, guys, solid naman to, guys. Solid, solid, solid. Mamaya na ako magpapasalamat sa mga kung sino nagbigay nito, guys. Yeah. I-discuss muna natin ang t-shirt, guys. Yan. So, guys, libre nga ito. Siyempre, sinabi ko sa inyo, is a gift nga ito. Pero, guys, nag-search ako sa shop, shopvintageboardwalk.com, guys. Aha. Which is mga online market din ng mga t-shirt, mga vintage t-shirt, guys. Is may nahanap ako, guys. That's pretty kaya good. Ako nahanap yung pangalan niya na Scottie Pippen Faded Graphic T-shirt, guys. Woo! Yan. Makikita nyo dito, guys. Ipo-post ko dyan kung magkano, kung para makita nyo, ay para transparent ako na hindi ako nagsisinungaling sa price nito, guys. Ayan. So, guys, ito, guys, nahanap natin sa shopvintageboardwalk.com, guys. Aha. Is nagkakahalaga to, guys, na $95, guys. Imagine that, guys. Makikita nyo dyan sa picture, guys, is yung nandyan pa na binibenta na worth $95, guys, is may butas-butas. Ang laki ng butas, hindi lang sa pinhole, as in multiple holes ng lalaki. Tapos may punit pa na letter L, guys. Punit na letter L pala, ganun. Makikita nyo dyan, guys, makikita nyo dyan sa picture. Pero, na binibenta pa rin nila ng $95, guys. Imagine that, guys, how much more ito, guys, na napakaganda ng may ang-ang pala. Anyways, okay lang na may ang-ang kasi nga free naman. Free naman yung free. Pero tsaka hindi naman makikita pag nakaganon ka na lang maglakad. Makikita pa ba yung ang-ang? Siyempre hindi na. Galoon ka naman pala. Yung pareha hindi na makikita. Yun nga, guys. Balik tayo, guys. Yung nakita ko sa shopvintageboardwalk.com, guys, is binibenta ng $95, guys. Aha. Which is ang daming mga faults. Oh, no. Na butas tsaka punit ang laki, guys. Eh, ito, guys. Walang ka... Fault, maliban lang dito sa ang-ang, guys, sa ang-ang, is how much more? So, hits na hits to, guys. Aha. Kasi baka ma-out pa to ng double the price ng binibenta dyan. Kasi nga, ito is walang punit, walang butas, guys, promise. Ayun o, ang linis, guys. Really, nigga. Then, stitching, okay na okay. Wow! Ayan. Check natin, guys, ha. Ayan o, oh, legit o. Oh. And guys, burado na nga lang kasi sobrang tagal na din siguro, guys. Sobrang tagal. Tsaka vintage din nakalagay dyan. Aha. So vintage din to, guys. So vintage hits talaga to, guys. Nalibre. Yun. So guys, dito is bigay ito ng ating mahal na utol ng Real Steel. Wow. Na si Utol Arnold yan. Sobrang bait niyan ni Utol Arnold. Hindi nagsasawang nagbibigay sa amin ng Taraki Trip Shop ng advice. Wow. Then, binibigyan din kami ng konting source. Wow. Then, alam mo yun, basta ang bait niya, napaka brotherly talk pag kausap mo yan, guys. Lalo na pag nagkikita kami dyan sa baba or pumupunta ako sa kanila or pumupunta sa amin. Ay, sabi ko, napakagaan sa loob na kausap yan si Utol Arnold. So yan, Utol Arnold, shower out. Maraming salamat dito sa t-shirt. Actually, ang kwento nito, guys, is magla-live siya nun. Mm-hmm. Pumunta ako nun doon, kasama ko sila kay Jomari para tumulong na mag-flex, guys. That's pretty yan, good. Nag-flex naman ako. Siguro mga 2 hours lang ako doon kasi hindi ako pwedeng gabihin kasi nga at that time is pauwi na si Darling. So tumulong na ako, nagpakita lang ako. Siyempre, kaibigan, di tumulong ka na walang kapalit. Ayan. Eh nakita ko to, ipiplex sana. Sabi ko, uy Utol, patingin yan, bulsa. Sabi ko, nakita ko agad. Eh sabi ko, bilhin ko na lang to. Sabi ko ganyan. Gusto mo ba? Sabi ni Utol Arnold. Sabi ko, oo. Yan, nung babayaran ko na, sabi niya sa akin, tago mo na yan, Utol. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. At saka ito pala, hindi lang to yung binigay sa akin. May binigay din pala siya, guys, kay Liit. Pero ibang content na lang or ibang vlog na lang yun. Kasi tatlo yung bali binigay niya kay Liit. Eh, sobrang solid din yung mga binigay niya. Kaya hindi ko dapat i-vlog yun. Kasi sobrang thankful ako kay Utol Arnold. Yan, so yun lang naman ang kwento, guys. Kaya nabigay sa akin kasi tumulong ako nag-flex nun. Tsaka gustong bilhin. Pero sabi niya, sige na, sa'yo na yan, Utol. Walang problema. Ayan, so, shout out Utol Arnold ng The Real Steel. Support nyo yan. Sobrang ang gaganda ng mga items din ng Utol Arnold.
And looking forward na makakuha po ako sa kanya ng mga mahihits ko na Chicago Bulls items, guys. Yan, so salamat ulit Utol dito, and more gift to come, guys. Yun lang, joke lang Utol. More gift, syempre, more gift yan, kasi solid man yan si Utol Arnold. So ayan nga guys, nakita nyo ang ating unang gift ngayong 2024 na Scotty Pippen. Where Scotty happened. Aha. Yan guys, ito lang naman ang una, at syempre proceed na tayo sa pangalawa, guys. Huwag na natin patagalin. Let's go! Woo! Ito na nga guys, ang ating pangalawang natanggap na gift ngayong 2024, guys. Yeah. Siyempre guys, nakita yung Scotty Pippen. Aha. Ang ganda, solid nun guys, promise. At saka, siyempre itong pangalawa is related na dun guys sa mga NBA cards natin, guys. So guys, huwag na natin patagalin. Ito na guys. Oh, ang laki ng NBA cards, di ba? Joke lang. Ito na guys, ito na talaga. Oh, ito na guys. Dun-dun-dun-dun. And guys, Michael Jordan lang naman na electrified. Yan o, electrified. Nakita nyo ba guys? May ring light kasi yan, electrified. That's pretty good. Then ang back side, ito guys. Ayan. Number 278. Aha. Guys, pag mga NBA cards, gagawa ako ng content kasi madami nga akong may example na NBA cards doon. Is gagawa na lang ako ng ibang segment para sa mga NBA cards. Doon natin itatackle tsaka i-discuss ang mga iba't ibang tawag nito, iba't ibang type ng NBA cards, guys. Yung mga good brand or sinong manufacturer ng mga trading cards, guys. Wow. Pero ito muna is yan, ang pangalawa natin na natanggap. Siyempre Michael Jordan, guys. Chicago Bulls, solid na solid. Sobrang appreciated ko, guys, nung natanggap ko to. Siyempre, yan. Alam nyo na, antayin nyo kung sino nagbigay sa akin to. Yan. Kasi solid din yung nakaibigan natin na reseller at collector dito sa Abu Dhabi, guys. Yan. At guys, ito nga is Skybox to, guys. Aha. Skybox. Basahin ko na lang, nag-research. Bibigyan ko lang kayo ng konting background about Skybox, guys. That's pretty good. Then further and more deeper sa next nating content or segment ng mga NBA cards. Wow. Basahin ko na lang, guys, kasi tinamad na ako mag-memorize, guys. Madalian na lang kasi ko. Yan. Ang Skybox, guys. Ang Skybox is formerly Impel Marketing ang pangalan, guys. Woo! Formerly Impel Marketing. Pero ang tawag na ngayon is Skybox International, guys. Wow. Skybox was an American trading card company, guys. Aha. That was founded in 1990, guys. Oh. By unknown. What? Wala akong nahanap, guys, sa na founder ng Skybox. Pero in 1992, guys, Magic Johnson was the spokesperson of Skybox, guys. Yeah. And then it was founded in Durham, North Carolina, USA, guys, in 1990. And then guys, unfortunately, noong 1995, it was defunct, guys. Oh, no. Defunct or pababa na ang sales, guys. Pero, binili siya ng Fleer, kaya naging Skybox International, guys. Binili siya ng, actually guys, sinabi sa column na yun, is nag-merge ang Marvel Company at saka Fleer Company para bilhin ang Skybox. Kasi alam nila na magpa-profit sila, guys. Yan. Binili nila ang Skybox International sa worth na $150 million, guys. Yan. Imagine nyo, guys, binili. Kaya ang successor ng Skybox International, guys, is ang Fleer at saka ang Skybox International. Pero nung binili ng Marvel at saka Fleer ang Skybox, is hindi nila pinalitan ng pangalan. Dinagdagan lang nila ng International. Kaya Skybox International ang pangalan niya ngayon. That's pretty good. Yan. So guys, ito is sobrang solid gift na natanggap ko. Aha. Kasi nga guys, tawag nito. Wait a minute. Yung price nito guys is hindi biro, guys. Really nigga. Diba meron tayong graded and ungraded card, guys. Aha. Ito ungraded to. Unahin muna natin guys tong ungraded card. Yan. So ungraded to is good condition para sa akin to. Naka-center naman guys. Naka-center tsaka ang edges is all goods naman guys. All goods. Walang ka-fault. Yan. Nag-search ako sa eBay guys with is same card, same number card na 278 guys. Makikita nyo dito is nagkakahalaga to guys or nabid ito ng $75 guys. Yung hindi graded guys. $75. So $75 times 4 is 300 guys. Wow. 300 dirhams.
Then, yung 300 dirhams imo, multiply mo ng 15, guys, is 4,500 pesos, guys. Imagine that, guys. 4,500 pesos na regalo binigay sa atin, guys. Pero antayin nyo, guys, kung sino nagbigay sa atin ito. Sobrang bait din nun. At saka namimiss ko na nga kabanding din nun. At ito pa, guys. Additional to that, guys. Aha. Yung graded naman nito, guys, na PSA 10 siguro, basta graded na Jordan Electrified, guys, is ang nagre-range siya, yung highest bid ng card na yon is sa eBay, is nagre-range siya ng 799 wow. to 1,499.99 dollars, guys. Imagine that, guys. Diba? So, guys, ito is sobrang solid gift na natanggap ko. At syempre, guys, dagdag collection ko na naman sa mga NBA cards ko, guys. Maliban sa North Carolina na natanggap natin before, is sobrang appreciated ko to. Yan, New Year gift. Imagine that, guys, Michael Jordan pa. So, ayan, guys, di ko na patatagalin at gustong-gusto ko na pasalamatan kung sinong nagbigay sa atin ito, guys. Ayan, guys. Shower out kay Sir Art. O, sino pa ba naman, guys, ang hindi magbibigay sa atin ng NBA card na ganito? Eh, love-love ako ni Sir Art. Ni Sir Art, ang panday ang huling yugto or ang apo ng kutsero, guys. Pero as I've said, is mas okay sa akin na banggitin ang pangalan na Sir Art na lang. Yun. So, Sir Art, maraming salamat dito sa NBA card na regalo ko last January na bigay mo. So much appreciated, tsaka very thankful ako. Ewan ko, mabait siguro ako kasi nga binibigyan ako ng mga gift or magaling ako makisama or simply as mabait na lang, guys. Simple na mabait ako. Siguro kaya binibigyan nila ako. Di ko naman ina-expect na bibigyan ako ni Sir Art ng ganito. Nagulat na lang ako na, Bossing Justine, asan ka? May bibigay ako. Then binigay niya nga sa akin ito. So yun, sobrang saya ko. At least yun, Sir Art, ulitin ko ulit, shower out sa'yo. Sobrang salamat dito. At ayan nga, guys. Nakita nyo na ang dalawa nating regalo, guys. Aha. Ngayon 2024. Ayan, no. Ang Scottie Pippen. Wow! Na Scottie Pippen faded. Vintage Scottie Pippen faded. Ano ba? Vintage Scottie Pippen graphic tee t-shirt. Wow. At ang Jordan Electrified na Skybox, guys. Na NBA card. Ay, at saka additional pala, guys, ha. Di ba sabi ko na defunct siya noong 1995? Pero ang nakalagay dito is manufactured noong 1996. So, ibig sabihin, baka sabihin nyo is, ba't 1996 na defunct na siya ng 1995? Kasi nga, yun nga, binili ng Marvel tsaka Fleer, guys. Tinuloy ng nila. So, may mga production pa rin sila noon ng mga NBA cards. Yan. So, guys, maraming salamat. Magpapasalamat ulit ako sa pag-stay nyo, pagtambay nyo dito sa segment kong to sa aking mga natanggap na regalo this 2024, which is ang t-shirt at saka NBA cards, guys. Yan. So, guys, magpapasalamat ulit ako sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga subscribers at syempre sa aking mga non-subscribers, guys, sa patuloy na suporta nyo at panonood nyo ng aking mga videos, guys. Yan. At syempre, guys, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel na JJBKIB, is syempre, guys, huwag mo kalimutan mag-subscribe, guys. Yan. Pindutin mo lang yan, guys. At syempre, guys, press mo din yung notification bell para hindi mo ma-miss ang aking mga upcoming videos, guys. Yan. Then, like mo na din kung nag-enjoy ka at saka nagustuhan mo itong mga topic natin at mga content natin or mga videos natin, guys. Then, later on, share to your friends and relatives. Yan! Spread the love, man! Yun, guys. So, guys, magpapaalam na ako. At alam nyo naman, every after vlog is nag-aaya silit sa labas. So, guys, ito na. Puputulin ko lang dito, guys. So, guys, it's your short boy, Daddy Kabuling, your Daddy Kabintage, saying, till next time! Peace out! Bye-bye! Yung angas ko kahit saan, kayang-kayang dalhin. Pero yung pagkahangin mo, mukhang inborn yan, man.